Bakit nga ba nababan ang device natin sa Shopee? So, ito ang mga dahilan kung bakit nababan ang ating device. Switching of accounts. Yung madalas tayong mag-switch, kasi dalawa yung accounts natin sa Shopee, isa seller, isa buyer, o parehong buyer account. So, kapag madalas tayong nagsiswitch ng account, hindi malalaman ni Shopee kung alin talaga doon ang iyong account. Kung alin talaga doon yung real account mo. Kahit magkaiba yan ng pangalan, pero ang same address, same email, same phone number, madedetect pa rin yan ni Shopee. So, kahit na nakalagay doon is add another account, as much as possible, dapat isa lang ang account mo sa Shopee. Magsiswitch ka doon sa buyer account mo, tapos magsiswitch ka again doon sa seller account mo. So, madalas mong gawin yon, siguro sa isang araw is 3 to 5 times a day o more than pa. So, talagang mababasa ni Shopee yung IP address mo o yung IP address ng gadget mo o ng cellphone mo. Click niya yung isang account and then isusunod na niya yung device mo. So, bawal ang switching. As much as possible, dapat isa lang ang ating account. Overuse of voucher. Itong hindi ko maintindihan. Overuse of voucher. Kasi diba, kapag madalas ka sa online, nag-o-order, kapag sale, nako lalo na kapag sale. So, ang hindi ko lang maintindihan, bibigyan ka ng maraming voucher ni Shopee, tapos bawal pala i-overuse. Siguro, ang ibig sabihin ni Shopee sa overusing of voucher, siguro, hindi lang siguro 10 beses kang gumagamit ng voucher. Pero kahit na kasi sa totoo lang, yung voucher, maraming binibigay na voucher sa'yo. Ang Shopee account o ang Shopee app. Overusing siguro 20 times. Siguro, yun ang ibig sabihin siguro ng Shopee. Kapag nag-login ka, magkakaroon ka ng F02. Magkakaroon ka na ng error kapag nag-login ka. Tapos, makikita mo na lang sa notification. Overuse of voucher. So, bawal palang gumamit ng voucher ng maraming beses. Pero bakit nagbibigay ng maraming voucher naman tong si Shopee? Kung bawal naman pala gamitin ng maramihan siguro. Siguro ang ibig sabihin nito is nag-order ka siguro 20 times, 30 times a day siguro. Yun siguro yung inaano niya na overusing of voucher. So next, bakit ba nababan ang ating device sa Shopee is suspicious movement mo inside. So isa na dito yung switching. Yung palagi kang magsiswitch account. So meron pa akong isang na research is halimbawa you have 2 cell phones. Doon sa cellphone A, yun talaga ang ginagamit mo para buksan ang account mo sa Shopee, yung buyer's account mo at saka yung seller account mo o yung shop mo. Now, you have cellphone B. Ginagamit mo din si cellphone B para i-open yung account mo sa Shopee. So, you have 2 cell phones na ginagamit para i-open ang isang shop mo o isang buyer account mo sa Shopee. Dalawang account, so magkaibang IP address, so bawal yon. Kapag nag-login si cellphone A, tapos magla-login din si cellphone B, so madedetect ni Shopee yan, alin ba talaga dito ang main gadget mo, o alin ba talaga dito yung ginagamit mo sa pagbukas ng iyong account sa Shopee. So, ang
ang nade-detect dyan ni Shopee is yung madalas mong gamitin. So, yung isa, it's either A or it's either B ang ibaban niya. So, i-restrict niya yung isang device na sa isip ni Shopee app na kumbaga bogus o yun ang suspicious gadget and IP address na nag-o-open o kumbaga isip sa Facebook kumbaga parang hinahack niya yung other account mo. So, ibaban niya yung isa. So, kaya nababan yung ating mga gadgets. Ang reason din ni Shopee kung bakit binaban nila yung ating mga gadgets is to protect yung ating mga accounts sa Shopee, yung ating buyer's account, lalong-lalo na yung ating seller account o yung ating shop. Detect niya yun na baka hinahack mo yung account na binubuksan mo. So, one reason din yan kung bakit niya binaban yung device na yon. So, as much as possible, dapat isa lang po ang isa lang po dapat na gadget, cellphone, computer o tablet. Basta isang gadget lang po dapat ang ating gagamitin para hindi po tayo maban. Hindi po maban yung ating gadgets o maban yung ating mga accounts. Sana nating gawin yung mga bawal na yan para hindi maban o ma-restrict yung ating mga gadgets o yung ating mga devices na ginagamit para mag-login, para doon sa buyer's account natin, lalong-lalo na doon sa ating shop. Kasi kapag na-restrict ang isang gadget natin, mare-restrict din yung ating account. Mahirap. Mahirap na nating bawiin, lalo na kapag constant nating ginagamit o madalas nating ginagawa. So, mag-follow na lang tayo sa guidelines, sa community guidelines ni Shopee para hindi tayo magkaroon ng issues sa ating mga devices at sa ating mga accounts.